Ito ang pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano ang nakuhang halaga ng mga kawatan sa RCBC noong 2008? Paano sila nahuli? May nag-trader ba sa kanila? Sino ang utak ng grupong ito? Bakit nadadawit ang pangalan ni Herbert Colango dito, na isa sa pinaka-high-profile inmates ng Bilibid at dating nobyo ni Nova Princess Parohinog, na apo ng founder ng Kuratong Baleling? Ito ang karumal-dumal na kasaysayan ng RCBC Mast. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita at mababasa din sa iba't ibang online sites at article. Isang karumal-dumal na krimen ang gumalantang sa buong Pilipinas, Biyernes ng 16 ng Mayo 2008. Matapos tawagin ang pansin ng pulisya ng ilang mga concerned customers ng RCBC sa Cabuyo, Laguna, na nagsuspecha na may masamang nangyari matapos na hindi magkapagbukas ang bangko sa 9 a.m. schedule nito. 8 a.m. ng 16 ng Mayo 2008, pumarada sa harap ng RCBC Cabuyo Branch ang isang Toyota Innova kung saan nakasakay ang 5 kalalakihan armado ng mga matataas na kalibre ng baril. Nakasuot sila ng itim na jacket, bonnet at takip sa mukha. Unang pumasok sa bangko ang 3 sa mga miyembro nito habang nagsilbing lookout ang 2 pa sa sasakyan. Maya-maya pa ay sumunod na din ang 2 sa loob ng bangko. Walang pagdadalawang isip ang gagawing misyon ng mga kalalakihang ito. Buo ang loob nila na sino mang humarang sa kanilang misyon ay itutumba nila. Kaya naman, unang pagpasok pa lang ng salubungin ng manager ay binaril kaagad nila ito. Wala nang usap-usap pa. Isinunod nila pagkatapos ang isang customer at janitor na nandoon din sa lobby ng oras na iyon. Pagkatapos nito ay hinablot ng mga magnanakaw ang 2 empleyado na nangangambang magkamali ng galaw o sasabihin man lamang, papunta sa vault at inutusan ng mga ito na buksan ang vault. Matapos nilang gawin ito ay wala na silang silbi pa sa mga magnanakaw, kaya hindi na sila pinakawalan pa at doon din ay binaril na sila. Agarang hinakot ng mga magnanakaw ang lahat ng mahahawakan nilang pera at inilagay sa kanilang mga bag hanggang sa hindi na magkasya pa. Halos malimas ang laman ng vault. Nang matapos na sila sa vault ay tinuuna naman nila ng pansin ang mga natira pang empleyado sa loob ng bangko. Inutusan nilang pumila ang 3 empleyado ng magkakatabi at isa-isa ay pinapunan sa ulo. Isa-isa ding bumagsak ang mga ito nang wala ng buhay. At syempre, walang iiwang buhay ang mga magnanakaw. Bago makalabas sa likod ay binaril na rin nila ang security guard na naka-duty. Lumabas sila sa likod ng bangko at ginamit ang sasakyan ng isang empleyado bilang pantakas. Nagtagumpay sila sa kanilang pakay at kapalit ng pera na kanilang ninakaw ay 10 buhay na kanilang kinuha. Siyam sa kanilang mga biktima ay sa bangko na binawian ng buhay, habang ang kaisa-isa na nag-agaw buhay pa at nadala pa sa kalapit na St. James Hospital ay di na nagtagal at binawian din ng buhay. Investigasyon. Ayon sa interview kay Calabarzon Regional Police Director Chief Superintendent Ricardo Padilla, sinabi niyang isang demonyo ang may kagagawa nito. Malagangland style execution ang ginawa nilang pagpatay. Bawat isa sa mga biktima ay binaril sa ulo habang nakapila. Wala ding mga pasa o anumang indikasyon na nanlaba ng mga ito. At maaaring gumamit ng silencer ang mga magnanakaw dahil walang narinig na anumang putok ng baril galing sa loob ng bangko. Nawawala rin ang 2 guard sa bangko na naka-duty para sa morning shift. Ngunit kinabukasan ay nagpakita si Joel De La Cruz, ang isa sa 2 nawawalang gwardiya, at agad kinwestiyon ng mga pulisya. Ayon naman kay Laguna Police Chief Senior Superintendent Felipe Rojas, walang indikasyon ng sapilitang pagpasok. Ngunit bukas ang pintuan sa likuran, kaya maaaring madaling araw pa lamang ay nandoon na ang mga magdanakaw. Walang rason kung bakit kailangan nilang patayin ang mga empleyado, kaya posibleng nakilala ng mga ito ang isa o 2 sa mga suspect. Ayon pa sa kanya ay maraming nagpartisipa sa ganitong kakomplikadong operasyon. Nang panahong ito ay hindi pa nila nalalaman kung ilan at sino-sino ang gumawa ng krimen. Pagkalat ng balita, kinabukasan ay laman na ng lahat ng mga balita sa radyo at TV ang nangyaring mass
sa RCBC Cabuyao. Kinilabutan at nabalot ng takot ang mga manonood. Ito ang pinakamalala at pinakamadugong pagnanakaw na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Umabot pa ang balitang ito sa ibang bansa. Dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari ay nakarating ito sa Malacanang at ipinag-utos ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga pulisya ang pagtugis sa mga salarin. Ipinarating ng Pangulong Arroyo ang kanyang pagkikiramay at pag-utos ng agarang aksyon sa mga kinauukulan. Ayon naman kay Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Amando Tetangco, labis na nakakabahala ang ganitong klase ng pag-atake sa seguridad ng mga institusyon ng mga bangko, lalo na at ang nangyaring ito ay ilang araw lamang matapos ang parehong estilo ng pagnanakaw sa isang bangko sa Manila kung saan napatay ng magnanakaw ang isang customer at dalawang pulis. Ang iba sa mga politiko ay nag-alay na rin ng kani-kanilang gantimpala sa mga makapagsasabi o makapag-aaresto sa mga salarin. 100,000 pesos ang inalok ni Laguna Governor Teresita Lazaro para sa pag-aresto ng mga kriminal. 100,000 pesos din ang inalok na gantimpala ni Senator Ramon Revilla Jr. para sa kahit sinong makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga kriminal na hahantong sa pagka-aresto ng mga ito. Binuo ang Task Force RCBC upang tugisin ang mga salarin. Ayon sa Executive Director ng Bankers Association of the Philippines na si Leonilo Cornell, ang mga casualties sa mga pagnanakaw ng bangko ay kadalasang nagre-resulta mula sa shootout o kaya pang-hostage. Hindi kagaya nito na itinumba na lamang sila, nakakabahala. Ayon kay Police Chief Rojas, pareho ang estilo ng insidenteng ito sa insidente na nangyari sa isang bangko sa Marikina 2 taon nang nakakaraan, kung saan pinapasok muna ng gwardiya ang mga empleyado bago isinagawa ang pagnanakaw. Pangkaraniwan ang nakawan sa mga bangko, ngunit hindi kasing madugo tulad ng sa RCBC Cabuyao. Bukod sa motibo ng pagnanakaw ay walang pag-autobili ang mga ito na tanggalan ng buhay ang mga empleyadong nasa loob upang masiguro ang tagumpay ng kanilang plano. Gawa ito ng mga profesional at matagal nang nagawa ng ganitong krimen. Sa pangunguna ng isang dating sundalo ay mabisa nilang naisagawa ang kanilang operasyon gaya ng isang organisado at prominenteng mga magnanakaw. Karumal-dumal kung tutuusin ang malapitan at walang pag-aatubiling pagkitil nila sa halagang 9 to 12 million pesos at itinuring nilang collateral damage ang mga nasawi. Konsensya ni Roger. Isang araw matapos ang insidente ay lumutang ang isang key witness na itinago sa pangalang Roger. Nahuli siya ng PNP sa isang follow-up operation sa Baras, Rizal, matapos siyang i-report ng isang tricycle driver mula Tanawan, Rizal. Ayon kay Roger, siya ang nagsilbing lookout habang isinasagawa ang pagnanakaw sa RCBC. Aniya, nangangamba siya para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya, lalo na at sinabi niyang isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Sinabi ni Roger na napagdesisyonan niyang isuko ang sarili at isiwalat ang nalalaman dahil sa nababagabag niyang konsensya. Hindi na umuno siya makatulog kada may isip niya ang nangyari sa RCBC. Inisip niya ang pamilya ng mga biktima na naghahanap ng hustisya. Ayaw niyang maranasan ng kanyang pamilya ang sinapit ng mga biktima ng mass. At kung sa kanyang mga kapatid mangyayari yun, ay magiging napakasakit para sa kanya, dagdag pa niya. Ayon sa salaysay ni Roger, si Pepito Magsino, isa sa mga suspect na napatay ng mga pulis sa kanilang follow-up operation sa Tanawan, ang nag-recruit sa kanya noong 10 ng Mayo 2008 para sa gagawing panloloob sa RCBC. Ayon kay Roger, sinabi sa kanya ni Magsino na magkakaroon sila ng operasyon at malaki ang hatian. Sinabi rin umano ni Magsino sa kanya na may kakuntsaba siyang gwardiya sa loob ng bangko at ang tanging trabaho lamang na gagawin ni Roger ay ang magsilbing lookout sa labas ng bangko. Pagdating ng takdang araw, 16 ng Mayo 2008, bandang 7 a.m. ay pumwesto na sa labas ng RCBC Cabuyao Branch si Roger.
At sa pagitan ng 8 AM hanggang 8:20 AM ay dumating ang isang Toyota Innova, sakay ang 5 suspect. 3 sa mga suspect na nakasuot ng itim na jacket ay lumabas mula sa sasakyan at niregister ang kanilang sarili sa logbook ng mga gwardiya. May bit-bit ang mga ito na mahahabang baril. Isa pang gwardiya ang lumabas upang papasukin ang 3. Hindi nagtagal ay sumunod din ang 2 na iwan sa sasakyan. Ilang minuto matapos pumasok ang mga suspect sa loob ng bangko ay nakarinig si Roger ng putok ng baril mula sa loob. Lumabas pa di umano si Magsino para hatakin paloob ang isang naghihintay na customer sa labas. Dahil sa narinig na putok ay inakala niyang may nangyayari ng mali sa operasyon, kaya agad siyang sumakay ng tricycle. Maya-maya pa ay nakita niya ang Toyota Innova na nag-overtake sa sinasakyan niyang tricycle. Napakabilis daw ng takbo nito. Kinabukasan ay kinita siya ni Magsino at isang nagngangalang Tolentino sa Tanawan kung saan inabutan siya ng mga ito ng 400,000 bilang hati niya. Sabi ni Roger, sa kagustuhan niyang makalimutan ang nangyari ay sinimulan niyang gastusin ng pera para na daw siyang mababaliw. Parati niyang naririnig at nakikita sa balita ang nangyaring krimen sa RCBC at dito na siya nagsimulang di makatulog. Kinagabihan ay sumakay siya ng tricycle mula Tanawan at iniwan ang kanyang bag na naglalaman ng pera. Nang makita ito maya-maya ng tricycle driver at buksan, ay nagulat ito sa nakitang napakalaking halaga at dahil sariwa pa ang balita ng bank robbery, ay inireport ito ng driver sa pulisya. Sinundan ng mga pulis si Roger at dinala sa kustudiya nila. Dahil naroon siya noong araw na nangyari ang krimen at dahil sa detalyadong salaysay niya, ay tinitingnan ng PNB ang angulo na maaari siyang gawing state witness. Pagtugis sa tulong ng pinagsama-samang pabuyang inalok, imbestigasyon ng pulisya at lakas ng loob ng ilang mga witness na magsalita ay natukoy ang 5 pangunahing mga suspect sa pinakamadugong pagnanakaw sa isang bangko sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay sina Ricardo Gomolon, leader ng grupo, dating sundalo, nakita sa loob ng RCBC, positibong kinilala ng isang 9 taong gulang na saksi na kabilang sa pumasok sa bangko sa araw ng krimen. Itinag bilang men in uniform kasama si De La Cruz na aresto sa Bikutan. Itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at sinabing nasa bahay siya sa araw na naganap ito. Joel De La Cruz, security guard on duty ng RCBC sa araw ng krimen, biglang nag-file ng leave ng walang kapalit. Nakita sa loob ng RCBC sa araw ng krimen sa kabila ng naka-vacation leave ito. Positibong kinilala ng isang gasoline boy at jeepney barker na bumaba mula sa sakayan sa barangay Turbina. Inside man o espiya sa loob ng grupo, dati nang nasangkot sa isang nakawan sa bangko. Positibong natukoy ang fingerprint sa loob ng vault. Itinag bilang men in uniform kasama si Gumulon. Jesus Narvaez, driver ng getaway car, nakita malapit sa getaway car. Positibong may kasong kriminal para sa pagnanakaw sa Santo Tomas, kusang loob na sumuko sa pamamagitan ng mga kaibigan sa kapulisan. Itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Alan Bago, nakita sa loob ng RCBC, dating nagtrabaho bilang security guard. Danilo Letokit, nakita malapit sa getaway car. Positibong may kasong kriminal para sa pagnanakaw sa General Mariano Alvarez Cavite. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Nicanor Bartolome, 3 key witness ang nagbigay sa mga investigador ng mahahalagang piraso ng ebidensya na kapag pinagsama-sama ay tumutugma at idinedetalye ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari at nagbibigay linaw sa mga pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon naman kay Chief Superintendent Rojas, may iba pang grupo ng kriminal ang sangkot sa RCBC robbery, kasama na dito ang 4 na tao na kanilang napatay sa follow-up operation sa Tanawan, Batangas at isa pang napatay sa operasyon sa Calamba, Laguna na si Montano Tolentino, isang pinaghihinalaang pinuno sa isang robbery gang sa Calamba, Laguna. At siyang sinabi ni Roger na kasama ng kanyang recruiter na nagbigay ng kanyang hati kinabukasan matapos ang krimen. Lahat ng mga krimen na ito ay mayroong nakaraang criminal record kung saan sangkot sila sa mga pagnanakaw.
Nakumpiska rin ng mga pulisya ang ilang armas mula sa mga ito na isa sa ilalim sa isang ballistic examination para malaman kung ang mga baril ay tutugma sa mga na-recover na bala sa loob ng bangko. Ilan pa sa pinaghahanap ng mga pulis ay ang isang babae at ilan pang kalalakihan na maaaring sangkot din sa krimen. Ang big boss ng RCBC Kabuya Robbery. Ayon sa isang article at base sa salaysay ni Roger, na isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw sa RCBC Kabuya Branch. Isang leader ng Notorious Robbery Group ang isinasangkot sa nakawan at patayang nangyari dito. Ito ay ang Ozamis Robbery Gang o ang Pangkolango Robbery Group na pinamumunuan ni Herbert Colango alias Ampang Colango. Isang high-profile inmate na kasalukuyang nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong sa Bilibid mula pa noong October 2014. Gayunpaman ay patuloy na iuugnay sa pangalan niya at ng kanyang grupo ang ilang nakawan sa mga bangko. Gumawa ng ingay ang pangalan ni Herbert Colango noong maibalita ang marangyang pamumuhay nito sa loob ng bilangguan. At sa kabila ng pagkakakulong ay siya at ilang high-profile inmates ay nagsasagawa ng kani-kanilang transaksyon ng ipinagbabawal na gamot sa loob mismo ng Bilibid kung saan may access sila sa mga paraphernalia, mga baril, flat screen TV, malalaswang bagay, laruang pangkaligayahan at marami pang iba. Bagamat nakakulong sa isang high security prison, ay nakakapagpapasok ng mga babaeng nagbibigay ng panandaliang ligaya na kanyang itinatago sa tawag na tilapia. At nakapag-record pa ng isang buong album si Herbert sa loob mismo ng kulungan kung saan ginamit pa niya ang pangalan na Herbert C. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa pangyayari sa RCBC Kabuyao? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.